Salamat po sa nag-sponsor kay Joby. Thank you sa pagkain. Ayan po ang aming pagkain. Maraming salamat. You're very welcome. Ang pasimuno, ang promotora. Hindi, Joby, kasi tinatanong ni Carino kung i-shoutout ka daw niya. Okay lang ba? Anytime. Dapat tuwing vlog mo may pangalan ako. Hahanapan ka daw niya. Si Jonah. Carino family. Thank you. Shout out ako. Oh, sino siya shout out mo? Kapitbahay mo. Kapitbahay ko si Romina Castillo. Shout out sa'yo. Ayan, sigurado ma-upload na to. Ito, ano muna? Papanood muna. Papanood muna. Yung shout out mo dati, nag-shout out na ako, nawala. Dinilit ni Jocelyn. Pero ngayon, sigurado na, Romina. Sigurado. Tapos niya yung camera niya doon. Shoutout ako dito sa kanila. Ay, ang kawawang cowboy. Ano kawawang cowboy? Siyempre, butas ang bulsa eh. Vlog pa muna. Dito pala tayo, tawid na tayo. Para kumita. Wala na kaming pangkain. Ay, mga Andre, huwag kayo mag-i-skip ng ads. Huwag kayo mag-i-skip ng ads. Huwag kayo mag-i-skip ng ads. Kaya nga. Dito naman kami, mga Andre, sa Tim Hortons sa Codinage. Sa Codinage naman. Yung pinupuntahan namin palagi, ano yung sa Dicari yun. Dito sa Codinage. Ito naman, mas malinis yun. Kasi dun sa Dicari, mga Dre, parang basurahan na ron eh. Ano, walang naglilinis. Miski dito sa ano, no? Miski dito sa ano? Yeah, sa may Bunhorn. Sa Bunhorn? Yeah. Ako pa parang timang. Kamatis lang eh, pupunta ka pa dun sa isa ibang grocery. Ayos ka. Kamatis lang eh. Mahal lang ng $1 eh. Yung $1. Kamatis. 35 na dito, 28 lang. Mga Andre, yan ang presyo ng ano rito ng beer. Oh. Dating 36, ngayon 32 na lang. Ah, 37 pala yan. $37. Corona. Tsaka itong Heineken, mga Andre, 24 bottles. Yan, 24 bottles, $32 pag naka-sale, pag hindi, $37, di ba? Yan ang tubig, oh. Pag hindi naka-sale, ang mahal, di ba? Nakukuha namin to ng mga $3 lang yata, pag ano, pag naka-sale siya. Yun, mga Dre. Kumusta kayo, mga Dre? Kaka-uwi ko lang, galing sa trabaho, madungis pa ako. Alas 2:30 pa lang, mga Dre. Maaga ako pumapasok ngayon kasi may pinapagawa sila sa akin eh. Gusto ko lang i-share sa inyo tong ano no. Ewan ko ba, mga Dre. Sa tuwing uuwi kasi ako, mga Dre, no. Yun nga, naglalakad lang ako kasi malapit lang yung trabaho ko. Maintenance po ako dito sa likod bahay namin sa Plaza Codinage. Ngayon pag-uuwi ako, pagkatapos, mga Dre, makikita ko yung sasakyan nakatenga lang dyan. Nangihinayang ako, mga Dre. Nangihinayang ako sa pera na ibinabayad ko buwan-buwan. kasi mga Dre, hindi naman lingid sa inyo yung matagal lang nanonood sa channel ko na nagbabayad ako ng 520 sa sasakyan tapos 206 sa insurance buwan-buwan. At yun nga, no, syempre, kahit hindi mo gamitin yung sasakyan, tumatanda siya kahit nakatambay lang siya dyan. Diba? Kumbaga, lumilipas yung panahon, mababa yung value niya. At parang ano, yung parang nagtatapon ng pera, diba? Hindi, ayan naman, mga Dre, naiisip ko lang paminsan-minsan.
Pero ngayon parating na naman yung winter kasi nga lumalamig na naman, 'di ba? Magagamit naman siya ng husto, talagang mapapakinabangan mo ng husto yung sasakyan mo. Wala lang, hindi magandang investment yung sasakyan. Actually, hindi talaga siya investment, 'di ba? Yun mga dre. Ano ngayon? Naniningil ako mga dre. Naniningil ako ng paupa ngayon. At ayaw ko mga dre, para akong ano? Para na akong tanga. Alam niyo 'yon. Parang minsan hindi ko maiwasan na ano, na kumbaga maawa ka ba doon sa tao kasi pagharap niya sa iyo, tapos bubuksan niya yung wallet niya, kukunin niya yung lahat ng laman. Tapos ibibigay niya sa iyo. Meron pang pagkakataon mga dre, no, na kulang yung nasa wallet niya. Tinawag niya yung asawa niya. Tapos yun. Kumuha po siya ng pandagdag mga dre. Wala lang, gusto ko lang sabihin sa inyo mga dre na marami din talaga nag-i-struggle dito, 'di ba? Gaya nga ng sabi niyo, kahit saan, mahirap naman, at totoo naman 'yun. At 'yun nga, kasama niyo kami doon, 'di ba? Nakakatawa minsan eh. Minsan yung sisingilin ko, no, sasabihin niya eh, ano ba yan, bayaran na naman pala. Di sabi ko, oo nga eh, di ba? Tapos eh, pagkabayad mo ngayon, may utang ka na uli. Di ba? Kasi next month, kailangan mo na naman magbayad. Kaya, ano mga dre, no? Mahirap talaga mangupahan hanggat maaari sana talaga, di ba? Kung kaya lang eh. Kaya lang, yun, no? Yun ang ano mga dre, no? Yan ang karaniwang totoong sitwasyon dito. Ilang apartment yung sinisingil ko mga dre, nasa 60 mahigit. At yun ang karaniwang ano, ang kadalasang sitwasyon na kung saan sasabihin sa iyo nga bukas na o kaya balikan na lang, 'di ba? Yung iba, talagang napapaghandaan naman nila. Pagdating mo, kakabayad na. Kaya lang yung iba talaga. Yun nga, karamihan eh talagang babalikan mo na lang mga dre. Yun, no? Ambihira ako. Magaan naman ang buhay dito mga dre. Magaan ang buhay dito sa Canada. Pero, hindi yung nangangahulugan na ano, na palaging may pera sa bulsa. Diba? Hindi ako nagko-complain. Gusto ko lang ipaalam din sa inyo o sabihin sa inyo na kung nag-i-struggle kayo, marami rin na nag-i-struggle dito sa pagbabayad sa mga gastusin, 'di ba? Malaki 'yung sweldo mo, malaki din 'yung expenses mo. At isa na nga 'yung bahay. Sabi ko nga doon sa nakaraang kong vlog na napakalaki ng itinaas ng ano ng mga upa ngayon mga dre. Tapos sa isang bagay pa nga doon, buwan-buwan nag-i-increase 'yan mga dre. Ah, buwan-buwan. Grabe, no? Ano pala, taon-taon mga dre. May increase na $10, $20, $30. Depende mga dre. Ayun. Ano mo sasabihin ko sa inyo? Mamaya na uli. Maniningil muna ako. Ayan. Oh, dyan. Tapos ayun. Tingnan mo doon. Umaano na oh. Dati wala yan. Kasi pininturahan namin yung mga... Ah, pininturahan nyo na yan. Ginawa na namin dati nung pininturahan ko, pininturahan namin dito. Oo. Ayan, tumulo dito, alam niya. Mga dre, ito pala no, may washing machine dito. Sa may unit namin. Para yan sa buong building mga dre. Pag gagamitin mo yung washing machine, mag-insert ka lang ng $2. $2 lagay mo dyan pag gagamitin mo yung washing machine. Tapos $2 din pag gagamit ka ng ano, ng dryer. Kasi mga dre, hindi lahat ng ano rito, hindi lahat ng apartment ay pwedeng lagyan ng washing machine. Pero just in case na yung washing machine hindi nga pwede sa apartment nyo o wala kayong ganyan sa loob ng building nyo, maglalaba kayo mga dre sa ano,
sa public na laundry. Ganun din, may bayad din. $2 or $2.50 kada isang load. Ah, yan ang ano, mga dre. Yan ang isang bagay na minsan kinukonsider namin pag naghahanap kami ng apartment. Usually, mga dre, pag ang apartment nyo heated, ibig sabihin hindi kayo pwedeng ano, hindi kayo pwedeng maglagay ng washing machine. Kasi pag heated, libre na kayo sa heating nun, mga dre. At yun nga, hindi kayo pwedeng maglagay ng washing machine. Dahil baka magamit ng washing machine nyo yung hot water, at makakaapekto yon sa mga gumagamit ng hot water sa ano, sa building, mga dre. Maganda rin yung ano, kung gusto niyo i-consider yung heated, maganda nga kasi makakalibre kayo o makakatipid kayo sa pagbabayad ng kuryente, especially during winter, mga dre, na kung saan malaki ang nakukonsumo namin sa ano, sa heating. Kasi nga syempre malamig, 'di ba? Kailangan minsan yung heater mo mataas para komportable ka sa loob ng bahay, 'di ba? Kaya lang, 'yun ang trade niya, hindi ka pwedeng maglagay ng washing machine. Eh yung sa amin, kami nagbabayad ng heating neto. Kaya 'yun, may washing machine kami sa loob ng bahay. Yun, mga dre, no? Ah, isang apartment palilinisin ko, yung nasa tapat. Pagkatapos niyan, kwentuhan tayo. What happened? What, you broke his arm? It's bleeding. Yun, mga dre, may audio ba tayo? Okay, meron. Kinakabahan ako lagi sa mic na to. Baka biglang mawalan ba ng audio. Yun, katapos ko lang maglinis, mga dre. Boss. Saan ang malengke? Diyan. Saan? Sa duktan. Victoria. Ah, okay. Yun, malengke si boss. Kapitbahay namin yan. Diyan siya sa kabila. Yung mga dre, no? Kuya, magkano ang ano, ang upa mo sa bahay? 715. 715? Hmm. An ilang size 'yon? 4.5. Ah. Matagal ka na kasi diyan, no? Hindi, mga siguro mga 7. 7 taon? Hmm. Pero dun sa kabila, 15 kami doon eh. 15 taon. Hmm. 'Yon. Pero ngayon mahal na, mga dre, no? 12. Nakuha ng biyahe ko 12, no? Oo, dito sa ano, Bedford. 4.5 din. Grabe na. Oh, sige kaya. Tapos mga dre, speaking of apartment, no, yung biyenan ko, meron siyang ka-building. Okay? Kasama niya dun sa building, nakakilala din namin. Ang sistema, mga dre, nung lumipat sila ron, bago lahat ng gamit nila. Tapos yun nga, no, infested kasi yung, ano, yung building ng surot. So ang ginawa nila, dahil walang ginagawang aksyon yung ano, yung landlord, lumapit sila sa Project Genesis. Yun naman Project Genesis, mga dre, tumutulong yan sa mga may problema sa apartment, sa mga landlord nila. So ang nangyari yata, babayaran sila nung may-ari ng building ng 8,000 para dun sa parang sa daños na rin sa kanila. Tapos alis na sila ron, iwanan na nila lahat ng gamit kasi nga madaming surot, mga dre. Yun. Nakita ko na naman yung sasakyan ko. Pero mga Andrea, ano ha, kumbaga, kung ano man, halimbawa, yun nga, nasabi ko sa inyo, parang nagre-reklamo ko, huwag niyong masama inyo, mga Andrea, kasi napaka-importante nang may sasakyan ka rito, dito sa Canada, lalo na pagdating ng winter. Kumbaga, ano lang yun, na naiisip mo lang minsan pag wala kang pera, di ba? Naiisip mo yung mga paraan kung paano ka pa makakatipid. Pumira, mga Andrea, no? Natural lang naman yun. Minsan talaga umiiral yung pagiging ano natin eh. Pagiging tao ko eh. Diba? Na kung saan eh, parang maiisip mo yung ganung bagay nga na nakakapanghinayang. Pero ang totoo, napakalaki ng pakinabang. Diba? Hindi tayo nagre-reklamo. Kumbaga, sinishare lang natin sa inyo yung ano ba talaga yung sitwasyon natin dito sa buhay. Kasi naalala ko mga dre, no? Yan, dito tayo sa sasakyan. Yan, buksan natin yung mga bintana. Taba na ba ang angulo natin?
considering kung ang titingnan mga dre, kung saan ako nanggaling dati, kung ano yung sitwasyon namin sa buhay dati, kumpara sa ngayon na nandito kami sa Canada, ang laki talaga ng improvement mga dre, di ba? Maaring sa iba, di ba? Maaring sa nakakapanood ng video na to at nakakakita sa akin na sus, wala namang pinagkaiba yung buhay nila, di ba? Kita mo nga, ilang pa rin ang trabaho niya. Sa katunayan, nag-YouTube pa siya. Nag-YouTube pa ako para sa ekstrang kita, di ba? Kung kayo pong mga nakakapanood ang magbabase sa klase ng tagumpay kung anong meron ako rito sa Canada, parang sasabihin nyo, ordinary lang, di ba? Kasi nga, yung pamumuhay namin, di ba? Sasakyan mga dre, hindi ko po pinagyayabang nga. May nag-comment kasi na pinagyayabang ko lang yung sasakyan. Ah, hindi po. Sinasabi ko nga po na inutang ko lang to. Para one day, pag nawala yung sasakyan na to, baka po ibig sabihin nun hindi na ako nakabayad sa bangko. Wala po akong may pagmamalaki kasi wala po akong pag-aari dito sa Canada. Ganun din sa Pilipinas, no? Wala po. Sinishare ko lang sa inyo yung experiences namin, tsaka yung buhay ko. So, ayun nga mga dre, no? Considering kung anong klase yung pinanggaling, kung anong klaseng buhay yung pinanggalingan namin dati, tapos kung ano na yung makikita nila ngayon, especially sa nanay ko, isipin nila na ano, mayaman na yung nanay ko or may kaya na kami sa buhay, di ba? Pero ang totoo, ito po yung totoo, yung nakikita nyo. Kung ilang trabaho yung ginagawa ko, di ba? Di ba para masustain lang po yung simpleng buhay na meron kami. Yung utang hindi pa rin po nawawala. Sa totoo lang po, saludo ko. Saludo ko doon sa mga tao na matitibay po yung conviction tungkol sa pera na kailangan ko munang yumaman, kailangan ko munang ma-secure financially yung pamilya ko bago ko tumulong sa iba. Kumbaga, bilib po ako sa inyo, humahanga po ako sa inyo, at naiinggit po ako sa inyo. Pero iba po kasi yung prinsipyo ko sa buhay, no? Naintindihan ko po kayo kung ganun yung panuntunan nyo sa buhay, di ba? Ang sa akin, iba po kasi, no, ang katwiran ko, yung pera, kikitain mo yan, di ba? May mga pagkakataon na talagang, lalo pagdating sa pamilya, di ba, may problema sa pamilya, financially. So, family first, yung pera, katwiran ko sa pera, mga dre, kikitain ko yan, di ba? Mag-part-time lang ako, sumideline lang ako ng maganda-ganda, di ba? Kikitain ko yung pera, kaya, siguro yun po yung dahilan, no? Kaya hindi rin ako naghahangad na ano. Na yumaman. Walang pag-asa. Hindi mga dre, no? Wala eh. Kanya-kanya talaga tayo ng ano, di ba? Kanya-kanya talaga tayo ng ugali, ng diskarte, di ba? Yung iba, talagang ano, magaling humawak ng pera. Medyo ako bulagsak po sa pera eh. Tsaka, may share ko lang po sa inyo, no? Kung bakit ko na nasabi dati na, nasabi sa last video ko yung tungkol sa pangungutang para lang ano, maipakita yung pasasalamat ko. Kasi dati mga dre, no, di magbabakasyon ako, galing akong Saudi, di ba? Two and a half year ako sa Saudi. And a half, say, no? 2.5 years ako sa Saudi, tapos uuwi ako ng Pilipinas. Pagka uwi ko, mababalitaan ng mga tropa, ng mga kumpari, susunduin ako sa bahay niya, mga dre, no? Nagtatago talaga ako, mga dre. Sabi ko, ano yun? Tatago ako, mga dre. Ayoko pumunta. Hindi dahil sa ayokong gumastos. Kasi mga dre, wala akong gagastusin. Diba? 2.5 years ako sa Saudi. Pag uwi ko, ang iuwi kong pera, 20,000, 30,000, pinakamalaki na yung 40,000 mga dre. At ang style ko nung dati, hinahati ko, binibigyan ko talaga yung nanay ko. Diba? Tapos yun sa amin, saglit lang mga dre, no? 1 week. Wala na akong pera. 2 weeks, matagal na yung 2 weeks, wala na akong pera mga dre. Tapos ang bakasyon ko noon, 3 buwan. Alam ko mga dre. Alam ko. Magbabash na naman yung iba dyan, di ba? Hindi, okay lang mga dre. Ganun talaga eh, di ba? Anong gagawin ko sa buhay ko, di ba? Hindi naman lahat tayo magkakatulad ng kinikita o diskarte pagdating sa pera, di ba? Ganun talaga eh. Gusto ko sanang ano eh, mas malaki pa yung may uwi ko. Kaya lang eh, yun lang yung kaya ko eh, di ba? Ngayon, naisip ko lang na kung pwede lang akong mangutang noong mga panahon na yun, di ba? Kung kaya ko lang mangutang dahil may ipambabayad ako, mangungutang ako, mga dre, no? Mangungutang pa ako kahit may utang na ako, mangungutang pa ako. Kasi nga, gusto ko sanang pakapag-spend pa ng ano, ng masasayang alaala nga, di ba? Sa pamilya. Kasi nga, may nag-comment na isa, mga dre, no? Sabi niya ganun, bilang isang OFW, minsan ka lang magbabakasyon at
yun nga, hindi mo alam kung kailan ka uli makakauwi. Diba? O kung makakauwi ka pa ba, diba? Yun yung masakit doon. Uncertain talaga, mga Andre, yung buhay natin, diba? So, alam mo yun, pag may pagkakataon ka na gawin yung mga bagay na gusto mong gawin, gawin muna, diba? Maraming, ano, kumbaga, marami kang pagkakataon, marami kang chances na mamimiss na masaya sana, masayang alaala sana o memory dahil lang sa kakulangan sa pera. Di ba? At yun yung isang ano, isang pinaka masakit na bagay pag wala kang pera. Di ba? Nasa tambay ka lang. Wala kang magawa sa loob ka lang ng bahay. Or kung wala ka sa loob ng bahay, dumidiskarte ka, di ba? Yung bakasyon mo na sana is dumidiskarte ka pa. Para lang, alam mo yun, may pera ka habang nakabakasyon ka at may may pangtustos ka sa mga pangailangan niya sa loob ng bahay. Kasi yan po yung sitwasyon ko dati, magbabakasyon ako, di ba? Buti na lang yung isang kumpare ko, mabait. Yun, nasama ako sa biyahe dati sa jeep o kaya may ipapagawa sa bahay, gagawin ko para lang kahit pa paano may pang extra-extra ba, pambiling bigas, pambiling ulam. Ganun po yung sitwasyon namin sa buhay dati. Sabi nga ng anak ko dati, ano yun? Kaka-uwi mo lang eh. Tapos wala na naman tayong pera, mangungutang na naman tayo. Kakabakasyon ko lang daw. Ganun talaga, no? Dati, ganun talaga, mga dre. Wala eh. Wala eh, paano mang gagawin? Pero, never po pumasok sa isip ko yung ano. Mawalan ako ng pag-asa, di ba? Ano bang punto ng video ko? wala lang, mga dre. Nandito kami sa Canada, di ba? Hindi kami mayaman, hindi rin kami mahirap. Pero nakasalalay lahat din yun sa trabaho namin, mga dre. Siguro mga isa o dalawang buwan kami mawala ng trabaho, medyo mahirapan na kami. May tinatawag silang employees insurance, mga dre, na kung saan na pag nawalan ka ng trabaho rito sa Canada, makakakuha ka ng tulong mula sa gobyerno dahil nga doon sa employees insurance. At tatagal yung tulong na yun sa'yo, depende kung gano'ng kahaba yung naipagtrabaho mo. Kasi may certain times na iko-cover ng insurance at mas matagal kang nagtrabaho, mas mahaba yung magiging employees insurance na matatanggap mong benefit. Minsan umaabot po ng 10 months to 1 year. At ang halaga po noon ay 55% po ng ano, ng gross mo sa trabahong nawala sa iyo. So yun po no. Yung iba sasabihin nila buti pa kayo, 'di ba? May ganun. Totoo naman, thankful kami tungkol sa bagay na 'yon. Kaya lang po yung iba mas pinipili na kumuha uli ng isang trabaho kasi hindi sapat yung employees insurance, mga dre. Kaya pagkawala ng trabaho, pag may makitang maganda-ganda, kukunin na nila. Hindi karaniwan po sa Pilipino rito, bihirang umasa sa employees insurance kasi nga po hindi naman kalakihan 'yon. Hindi po 'yun sapat sa bills na ipambayad sa bills, di ba? Imagine kung kumikita ka ng 2,000 o 1,500. Tapos ang makukuha mo sa employees insurance, 1,000 na lang. So, malaki po yung diferensya, di ba? Yung 500. Marami pong bills na mababayaran yun eh. Yung bills na tinutukoy ko, di ba? Bahay, kuryente, groceries, sasakyan, insurance sa buhay, insurance sa sasakyan, sa cellphone. Yan po yung mga bills namin dito, buwan-buwan. Talagang hindi nagpapahinga yan, di ba? Kahit nakabakasyon ka, umaano pa rin yan, lumalakad pa rin yung bills mo, buwan-buwan, darating pa rin sa'yo yan. So, yun po, no? Ayun ang, hindi ko alam kung saan papunta yung kinento ko sa inyo, di ba? Hindi, gusto ko lang sabihin sa inyo na hindi naman ako nagre-reklamo. Sinasabi ko lang talaga sa inyo kung ano yung sitwasyon ko, di ba? Yung sitwasyon namin na, yun nga, no? Maalwan yung buhay pero hindi nangangahulugan na kami po ay may pera palagi sa bulsa. Yan po ang katotohanan doon. Mga Andre, eto no, shoutout ko lang po yung mga nakakasalubong ko dito sa plaza nito mga nagdaang araw. Kay Lisa Flores po, kay Sir Anthony, kay Ma'am Mirna, at saka po kay asawa niyang si Sir Aldrin, kay Sir Florante, at saka kay Ma'am Evelyn. Shoutout po sa inyo at maraming salamat po sa panonood sa mga videos ko. At mga Andre, alam nyo ba, netong mga nagdaang araw, laging ano, bilis ng tibok ng puso ko. Tapos yung kumonsulta nga ako. Tang sabi sa akin, mga dre. Iwasan ko daw ano, magpupunta sa comment section dito sa ano, sa YouTube. Kasi po kakabasa ng magaganda yung message. Masyado na pong tumataba yung puso ko.
Hindi, thank you po. Thank you po sa mga ano, sa magagandang mensahe niyo po tungkol sa pananaw natin sa buhay. Yun. Malaki po yung pasasalamat ko sa inyo. At kayo po, yung makabasa ko ng isang message na nakaka-encourage po sa akin. Sapat na po yun, no? Para, sige, gawa tayong videos. Di ba? Kayo po yung dahilan kaya nandito po itong channel na to. Maraming salamat po sa inyo. At ganun din po, na-appreciate ko rin po siyempre yung kahit yung comment na salungat po doon sa sinasabi ko. Okay lang po yan. Natural lang yan. Kumbaga, magkakaiba talaga tayo ng opinion sa buhay, di ba? Kaya nga po sinasabi ko sa inyo na ito po yung buhay ko. Ngayon, kung yung opinion nyo salungat po ron, okay lang po. Tinatanggap ko po yan dahil that's the way it is, di ba? Hindi nyo po kailangan na, hindi natin kailangan na mag-agree sa isang tao para sabihin na naiintindihan natin sila, di ba? Pwede natin silang intindihin kahit hindi natin nauunawaan yung sinasabi nila, di ba? Ang gulo, di ba? Pero ganun po yun. Ito po, no, shoutout po sa Yalong Family TV. Kaka-start niya lang daw sa YouTube at willing daw po siya na ano na i-share po sa inyo yung kumbaga yung pinagdadaanan nila, 'di ba, yung mga pakikipagsapalaran nila dito sa bansang Canada. Yun po, no, ilalagay ko po yung link ng channel nila para yun po malaman niyo kung ano yung pathway nila, kung ano po yung mga karanasan nila sa pagsisimula at pag-a-apply dito po sa Canada nung nakapunta sila. Yun po, no, Yalong Family TV. Borogs TV bro watching in Qatar. Isa na namang napakagandang mensahe galing sa iyo at ito po yung mga message na nagpapasakit sa puso ko. Hindi yun, Sir Borogs, no. Sana nga po makapunta kayo rito isang araw at magkita po tayo. Sabi ni Scorpio, ako talaga 7 years na akong di nakaka-uwi sa Pilipinas at mukhang makaka-uwi lang ako after 10 years. Maghahanda talaga ako sa Pinas, hindi naman masama yun, basta meron na lang talagang pambili ng handa. At galing sa pinaghirapan, ako walang utang na pera, pero utang na loob meron ako. Pero minsan parang mas mahirap pa yung may utang na loob, lalo na kapag sa relatives ka may utang na loob, base sa karanasan ko. Yan po ang isang utang na napakahirap bayaran, yung utang na loob. 'Di ba? Lalo na kung yung utang na loob na 'yon is yun yung dahilan kung bakit ka nakarating sa ibang bansa, 'di ba? Parang hangga't nasa ibang bansa ka, parang alam mo yung kahit anong gawin mo, nandun pa rin yung utang na loob. Lalo na kasi may mga tao talaga na ipapaalala sa iyo kung anong nagawa sa nila sa iyo, 'di ba? Kung gaano gumanda yung buhay mo dahil sa kanila. At ano bang gagawin natin kung may ganun tao, 'di ba? Ganun talaga eh. Siguro mas lawakan yung pang-unawa. Hindi, kung sino mas nakakaunawa, di ba? Siya na lang yung ano. Magbigay ng mas mahabang pang-unawa, di ba? Dahil Sabado ngayon, mga dre, medyo madaming tao ngayon dito. Lalo na mga nag-grocery na mamalengke, madami. Tungkol pala sa utang, mga dre. Maisingit ko lang, no, na dito pala sa Canada, mga dre, napakahalaga nung credit records. Kasi po kung balak mo umutang ng sasakyan o ng bahay, ang titingnan nila is yung credit score mo. At nakadepende po yung credit score mo sa credit history mo kung gaano ka kagaling magbayad ng utang. Kaya yun, parang ang nangyayari dito, ini-encourage nila yung tao na umutang magbayad nang sa ganun po makabuo ka po ng credit history. Kasi po kumbaga meron lang pong ano, no, may average ka na credit score na kailangan para ma-approve ka, lalo na pagdating sa ano, sa pangungutang ng bahay. Ganun din sa sasakyan, mga dre. Kaya po yung utang dito, yan po yung pinagbabasihan nila kung may kakayanan ng isang tao na magbayad. 'Di ba? Kailangan mo mangutang para ka magbayad, 'di ba? Ngayon kung may kakayahan ka magbayad, mas mataas yung tsansa mo na makautang. 'Yan, 'di ba? Dami nating utang, no? Utang cellphone, utang yung sasakyan, utang yung madami, mga dre. Minsan pati yung pang-grocery, utang din lang, 'di ba? Eh ganun talaga eh.
alam ka naman, tsaka ka lang kakain ng gusto mo. Pag sapat na yung pera mo, di ba? Baka hindi mo na makain yung gusto mo, bigla ka na lang masagasaan sa daan, di kawawa ka naman, di ba? Wait, we don't have to start the day.